So yan, ito yung clutch, ito yung brake, ito yung gas, ito yung handbrake. Okay. So pag mag-off ka ng engine, kailangan naka-neutral ka na. Off natin aircon, okay, then i-off natin, okay. So check natin kung i-start siya ng wala kang clutch. So yan, so pag nawala yung mga ilaw na yan, yung orange, so hindi siya mag-i-start. So iba kasi nag-i-start, ito oh. Hindi. So lahat ng kotse na manual, ilubog nyo na lang yung clutch every time na mag-i-start kaya. So naka-handbrake, sa aircon tayo. Ganito yung paliwanag niyan. Yung gear 1 naka-design sa 0 to 20, tandaan mo yun. So yung gear 2, 20 to 40. Tandaan mo ha, yung gear 3, 40 to 60. Gear 4, 60 to 80, gear 5, 80 to 100. Tumatakbo ka ng 100, dinihin mo yung gas. Nasa 100 ka, kahit sabihin mo na 120, 140, no? Nasa kinta ka. Biglang nagkabagalan, namreno ka. Kailangan mo bang ilubog ang clutch, ang tanong? So, hindi. Kailangan mo lang mamreno. Parang matik lang siya. Pero nung bumagal siya ng 50, so nasa gear 5 ka, nung tumatakbo ang 120, biglang namreno ka, bigla siyang bumagal ng 50 dun sa pagpreno mo. So from gear 5, anong gear mo dapat ilulusot? 3. Very good. So ganun yan. Dinihin mo ulit yung gas, pumalo siya hanggang 80, yung 3, no? Talagang hinataw mo. Bigla nagkabagal ulit, biglang namreno ka, no? Bumagsak siya ng 20. So saan mo ilulusot? Gear segunda. 2. Very good. So yun yun. Kasi pag primera, ibig sabihin, pag mga 10 na, pag bumagsak na yung 10. Kasi yung 20 nun, sagara na yun ang primera eh. Kumbaga yun yung pinaka-smooth na lapag niya. No? From 60 to biglang naging 20. So biglang bagsak ka na. 80, gear 4, biglang naging 20. So gear 2 ka. Yeah. So ang nagpapausad dito is yung clutch. No? Okay. So pag nilubog mo yung clutch, pwede ka na mag-gear, no? So make sure mo, no? Ito kasi yun, no? 3 and 4, nandiyan ka sa pagitan yan sa gitna. Pag kinabig mo ng kaliwa, kung papansinin mo, may daanan, di ba? Ayan, no? So pag kinabig mo ng kaliwa, tinaas mo, so ganun siya ka-smooth. Malambot lang yan, tingnan mo, ganun mo, kahit daliri lang. Tingnan mo. Basta sagad lang yung clutch. Pero pag hindi mo sinagad, no? Tingnan mo. Ayan, tingnan mo. Yan, tingnan mo. Parang ayaw niya. Pag nandun ka lang sa biting point. So, kailangan, every time na mag-shift ka, sagad. Okay. So, ngayon, nung tumatakbo ka ng 40, nasa segunda ka, tercera, no? Bigla nagkabagalan ng 10. Nung namreno ka, nung nag-10 na siya, siguraduhin mong pag below 20, namreno ka ng bumagal ka sa mas mababa sa 20, siguraduhin mong nung nag-20 na, namreno ka, nung papasok na ng 20 pababa, lulubugan mo na ng clutch. So yung mabagal na usad, kailangan mo ng clutch. Nakuha mo? So pag nilubog mo yung clutch na ulit, no, then nahinto mo na. So every time na mag-full stop ka, kailangan mo ng clutch. Kailan mo siya ilulubog ang clutch pag nag-below 20. So, pwede mo na-apply ng clutch yan. So, kung tumatakbo ka, 20 lang, 30. No? Biglang nagka-prenohan. So, may lubog na kaagad ng clutch. Pagka diin mo ng brake, susundan mo na kaagad ng clutch. Kasi biglang bagsak na yung ano mo nun eh. Speed mo nun eh, no? Sa yun yun. Okay. So, nung nilubog mo yung clutch, nilagay mo ulit sa gear 1, inalis mo yung handbrake. So, ito kasi, ang magpapausap yung clutch. So, papansinin mo. So, may tinatawag na biting point. Kanyari, ito yung biting point na. No? So yan, itong weight na to. So nakalubog yung clutch mo ngayon. So pag-angat mo kasi niyan, pag tapat niyan dyan, so dun magsisimulang gumalaw yan. Yan ang kumbaga. Okay, gawin natin ha. Okay. Sige, so iangat ko. Pag tapat niyan dyan, dyan gagalaw yan. Pagka gumalaw yan, steady mo lang. Pag nilubog mo, apaka mo yung brake. Lubog mo ulit yung clutch, apaka mo yung brake. Parang ganun lang yung traffic. Then bitaw ng brake, nung under ka, angat mo ulit. Pag tapat niyan, so yun yun, na-under na ulit yan. Okay, so ganun yun. So ganun yung
pagpapausad niyan.